Nagpapanik ng China sa takot. Iyak kasi sila. Tanggal ang angas si BBM pati nakot. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nangyari na ang kinatatakutan ng China dito, ang maparating ni BBM sa Amerika, kung ano ang totoong nangyayari dito. Ayon sa Pangulo, kailangan na natin magtulong Amerika at Japan para mapalayas ang China dito. Total pa na isabi sila ditong hindi aatras, tanggal ang angas nyo dito. But I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Today, we mark a historic moment, the first ever leaders summit between the United States, Japan, and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. Sagot naman kay PBBM ni President Biden, di daw nito pababayaan ng Pinas kasama ang Japan Prime Minister. Isang tawag lang daw ni BBM sa Pinas ay darating agad dito si Kishida at si Biden. But this meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead as we deepen our ties and enhance our coordination and forging a peaceful world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Thank you, and I wish us all a successful meeting. Sa kasalukuyan, sabay na lumipad dito ang jet fighter ng Amerika at Pilipinas para gawin ng isang pagsasanay kung paanong sabay nalulusob pag nag-deploy ng jet fighter ang Amerika sa Pilipinas. Normally, nagpapadala lang tayo ng observers. This time, we are planning to send fighter aircraft. So, magkakaroon tayo ng large force deployment. So, one of the objectives of COOP Thunder is to prepare the Philippine Air Force through the help of our U.S. counterparts. Tuturuan nila tayo kung paano mag-conduct ng large force deployment. Samantala, patuloy naman ang PCG sa pag-iimbestiga dito sa natagpo ang speedboat ng mga Tsino. Bakit sa Camarines nila ito inabandona na? Anong pinapasok na naman ng China dito? Bistado na naman sila. Talagang makukulong ng mga Chinese dito. Yun nga, may mga possibilities tayo. Iba-iba. Pwedeng ginamit nila ito sa illegal. Like na... Kasi meron tayong history na kung saan may mga dinadrop dyan sa may parting Binson. At nilalagyan na lang nila ng GPS para mabalikan nila anytime. Parehas doon, dalawang speedboat, nilipat yung mga pasahero doon sa isa. Nung nakita na, may mga tubig kasi doon nakita, tubig at pagkain. At nung tinignan namin siya, translate namin siya, nakita namin na manufactured in China. Oh. So yun, dahil nga medyo mainit yung ano sa West Philippine Sea, syempre hindi natin din alam na paano, kung meron din pang connection yun. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.